Kaya dito po sa banal na kasulatan in Acts chapter 4 ay makita natin dito na habang ang mga disipulo ay nag-a-ask for more, sabihin natin lahat, Holy Spirit more. Nang pagsama ng banal na Espiritu ay itinataas din ng Diyos ang manifestation. Meron pong tinatawag na manifestation of the move of the Holy Spirit. At dito po sa Acts chapter 4 verse 29 to 35 ay makita po natin yung tatlong bagay. Sabi dito, now Lord, kasi sila po ay under persecution, sila po ay pinagtutulungan ng mga hari at ng lahat ng mga even Gentiles, at ang kanilang panalangin, Lord, itodo mo na po ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Sabi na natin lahat, Lord, todo na po, in Jesus' name. Naalala ko po yung nag-pray kami sa Iloilo, ay meron po kaming babaeng pinag-pray po doon. At mula alas 10 hanggang mga alas 9 na, ay hindi pa tapos ang deliverance. Kaya tumawag na po yung mister niya, na ipahuhuli ko kay sa police, illegal detention, sapagkat yung aking asawa hindi pa umuwi hanggang ngayon. Eh yun nagsabi, I'll give you 30 minutes to release my wife. Kasi sa session kasi, 10 ano, ang karga po ay 10, well, 7 dwarfs at isang mangukulam. Kaya yung pong nagpe-pray, sabi niya, Lord, they give us 30 minutes. Sabi niya, Lord, ibuhos mo na po ang iyong lahat ng kapangyarihan sa langit in just 5 minutes. Para may 25 minutes pa, amen. At alam niyo ba nung sinabi niya, Lord, ibuhos niyo na po yung buong kapangyarihan mo. Alam niyo ba, nagsimula po yung babae nito, pinalaya ng Panginoon instantly. At gumigewang pa, sinakay na namin ng taxi at nakauwi sa kanyang pamilya. Amen? Kasi dayo lang kami sa Iloilo, mapapapulis pa kami. And praise God, na tayo pong lahat ay nanalangin, the Lord, sa huling panahon nito, ay itodo mo na po ang iyong kapangyarihan. Lalong-lalo na po na tayo na sa huling kapanahunan na kung saan na talagang meron pong mga sinyales sa himpapawid, di ba? Yung moon ay talagang nagdilim, ano? At ngayon po, marami pong nangyayari, biglang lumindol sa Taiwan, meron pong pangyayari sa Dubai, nilusob ng marine spirit ang Dubai, no? At lahat ng kalangkayamanan, yung mga sasakyan nila naglutangan. At marami pong na-damage sa kanila. Ito po ay manifestation ng lahat ng gawa ng kaaway, or sometimes ito'y pinahintulutan ng Diyos as a judgment. Kaya kung makita nyo, if there is a move, there is always manifestation. Kaya sa huling panahon nito, ang Espiritu ng Diyos ay sa kanyang pagkilos, meron pong tinatawag na manifestation. Kaya pag sinabi mong money, yan may pera. Manifestation, ano? At ang sabi po rito, now Lord, behold their threatenings, gave us the servant that with all boldness, sa ibang translation po niyan, great boldness. Sabi natin, great boldness. Na bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan to speak thy word or to preach thy word na wala tayong kinatatakutan. Sino gusto pong magkaroon ng boldness to share the word? Amen? Sapagkat yung ating pong paper auditorium, 5,000 po yun ang ilalagay sa loob. Kaya ibig sabihin yan, kailangan bibigyan din tayo ng boldness to share, to invite, to influence people para po yung 5,000 seating capacity na yan ay mapuno natin. Amen? Sabi mo, more. At sa verse 43, ang sabi nito, and with great power gave apostle witness of the resurrection of the Lord. Ang pangalawa pong great. Kaya sa huling panahon nito ay talagang puro great yung mababasa natin sa Bible. Yung kanyang kapangyarihan, kaya sabi na Ephesians chapter 1 verse 19,
what exceeding great of power for us to believe. Na sabi rin po ng John 14 verse 12, sabi po ng banal na kasulatan, anyone who believes in me, the works that I do, he do also great. Sabi rito, in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this shall he do, because I go to my Father. Ang Holy Spirit na gumagawa sa ating buhay ay magpapakita siya ng mas dakilang activities o buhay sa ating buhay. Say amen. Say mo amen. And great grace, sabi rito, and great grace, sa ibang translation po ng grace, ay blessings. At nilagan din natin ang great abundance of blessings. Sapagkat sabi po ng banal na kasulatan in Ephesians chapter 2, verse 2-7, in order that in the coming ages, he will show. Sabi mo, show. Diba pagbibili kayo ng sasakyan, sa kayo unang pinapupunta? Ha? Sa showroom. Ipapakita sa inyo lahat ng mga magagandang sasakyan, kung ano po yung mga nasa loob ng sasakyan, at kukumbinsihin kayo na yung sasakyan na yon ay napakaganda. Amen. And the ages so that he might show the incomparable riches. Ibig sabihin niyan, hindi mapapantayan, hindi masusukat na kasaganaan, kayamanan ng kanyang biyaya expressed in his kindness to us in Christ Jesus. Upang ipakita rin po yung kabaitan ng Diyos, then verse 8, pinakita po na tayo naligtas dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Say amen. Pero hindi lang po yon, kundi si Jesus ay talagang nais niya na lahat ng mga anak niya ay talagang mapagpala ng ating Diyos na buhay. Amen? Sapagkat sabi nga po ng Bible, 2 Corinthians 8:9, siya na mayaman sa lahat ay naging dukha upang sa kanyang karukhaan lahat tayo magsiyaman. Say amen. Sino po gusto ng bagong sasakyan? Kaya lahat, sino po yung mga nakamotor dito? Gusto niyo ba magkaroon ng apat na gulong na sasakyan? Lasan dalawang kamay. Yes, in the name of Jesus, Lord, I pray, lahat ng may na motor ay bigyan sila ng four wheels na car in Jesus' name now. Tanggapin nyo. Speak with a new tongue. Surabasyan dalalayan. Sino po walang sasakyan dito? Taas ang kamay. Yung walang sasakyan, para magkaroon, kumuha na kayo ng lisensya. Sige. Taas ang walang sasakyan. Lord, give me a brand new car now. Say amen. Sabi mo sa katipo, mangyayari yan. Sino po walang bahay? Taas ang kamay. Taas ang kamay na walang bahay. Sabi mo, Lord, give me a brand new house in Jesus' name. Amen. Sino gusto maging multimillionaire? Ba, pag pera na, mas marami. Mas marami pala cash. Sige, millions. At alam nyo ba, ibig sabihin po ng mega, yung great, sa ibang translation yan, mega. Yung dunamis is abundance, at yung mega o yung tinatawag na great is times 1 million. Say amen. Kaya sa huling panahon, hindi lang po grace, kundi mega grace. Great grace ang ibubuo sa atin ng ating Panginoon. Sino may gusto nun? Sige, taas ang kamay. Sabi mo, millions of blessings, dollars and peso, come to me now. Say amen. Meron ako, nung pinagagawa po natin yung abundance of blessing sanctuary, meron po doon babae na nag-pray. Sabi ko, ikaw mag-pray. Sabi ko, magkano ba kailangan pa nito? Sabi niya, mga 1 million pa. Yun pala, tinutuos niya sa isip niya, kapag gusto niya magbigay ng 1 million, kailangan niya magkaroon ng 10 million. Say amen.
sapagkat siya po ay nagbibigay ng tithes at faithful po siya na ang kanyang tithes bibigay niya ayon sa sukat na tinanggap niya. Kaya after nung kami nagpe-pray po sa third floor, yung pong third floor ay nayanig. Naramdaman po namin yon, nayanig po parang lumindol. Parang dito, nung nag-pray sila ng Holy Spirit, nayanig sapagkat kapag meron pong nayayanig ang kabundukan, yung great avalanche of blessing, dadagundong yon darating sa atin. Kaya yung blessings natin ay ibaho sa blessing sa mundo na ito. Kasi sa mundo na ito, ang blessing ay tuwing akinset katapusan. Amen. O according to the business. Pero ang mga anak ng Diyos, iba po ang paraan kung paano ang pagpapala ay darating sa atin. At mamaya makikita natin yan. Na tayo palang mga born again ay talagang niloob ng Diyos na sa magitan po ng pagsama at outpouring of the Holy Spirit, God will manifest the great abundance of blessings to every one of us. At ito po ang nami-miss ng mga katulad po natin. Tayo po hindi natin to alam. In Book of Acts chapter 2, 17 and 21, in the last day, God says, I will pour out my spirit upon all people. Sa uling panahon, ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng tao, and your sons and daughter will prophesy. Alam po natin, akala po natin, yung pong pagkilos sa Holy Spirit, nag-a-accelerate po yan. Kaya talagang tayo po yung nagpapabaptize ng Holy Spirit, and they shall, our sons shall prophesy. Magsasalita, magdideklara sila, yung ating mga anak. And your young men shall see vision. Ito po yung mga spiritual. Makakita sila ng pangitain. Say amen. Kaya nung si Pastor Adona nga, nag-speaking tongues dito, nung pinag-speaking tongues, ay pag mayroon tayong conference dito, kaya gusto rin namin laging bumabalik dito. Amen? Sapagkat ito po yung ating yung balon na talagang nandito po yung blessings ng ating Panginoon. Say amen. Say mo hallelujah. At nakita niya yung mga, yung pagkapala pala, pagkapagawa ng church, hindi magmumula sa mga iba't ibang tao lang, kundi isa po sa gagamitin ng Diyos ay walang iba kundi yung mga dumadalo rito. At nakita po niya na bundle-bundle na pera dinadala doon sa Pabor-Pabor. At ang may hawak noon, mga taga JCTD. Say amen! Sabi mo sa kanila, payayamanin ka ni Lord. God will make you a multimillionaire until become billionaires. Say amen. Kaya tayo po'y bihasa na makakita ng visions and your old men dreams and dreams. Yung daw pong mga may edad ay laging nananaginip. Pero wag po tayong hihinto sa panaginip. Sapagkat may darating pang more. Kaya iba, nagtutulog na lang. Para makakita ng dreams. Amen. And in those days, I will pour out my spirit on my servant. Kaya ibig sabihin yan, makakita tayo ng vision, dreams. Kaya minsan po, nung ako po ay laging na nag-meditate ng word of the Lord, nakakita rin po ako ng mga dreams. Na minsan may nag-aabot sa akin, ganyan kakapal na tiga 500 at ang 500 pesos. Sabi ko, darling, may nagbigay sa akin ng gandong kakalaking pera. Alam niyo ba, nung nagkaroon kami ng anniversary Thanksgiving, ay may nagbigay po sa amin ng pera 360,000. Some 136,000. At ang sabi na nagbigay, Pastor, ganyang kakapal yon. Yung dreams, nangyari. At meron din po ako nakitang vision, kaya tayo po lahat bibigyan ng Lord ng spiritual gifts. Nakakita po ako ng vision, kaya pag pangit ang mga panaginip, tsaka pangit yung vision, kakanselin nyo na, amen? Huwag nyo nang pagsasabi. Nasabi nyo kahit, cancel in Jesus' name, amen? Sabi, nakita ko, nahuhulog sa bangin. Kakanselin nyo na kaagad yun.
Yan po ay mga witchcraft dreams and witchcraft vision. Sapagkat all goods and perfect gifts are coming from above, from our God the Father. Kaya lahat na masamang panaginip, huwag nyo na ikukwento, kakasot nyo na lang in Jesus' name. Amen? Sabi mo, hallelujah. E nakakita rin po ako na isang vision, may malaking isda. At yung isda, merong daladala pong sobre, hindi ko sobra-sobre or papel, isang uso. Amen. At isang araw po, kami po'y nangangaral, meron pong dumating po ro, masakit ang tuhod, nahirapang lumakad, ka-opera lang pala sa tuhod, tinanggal yung tubig. At umatid, pinag-pray natin na slain, at bigla po siya nakalakad. Amen. At nung kinasout natin po, ay yung pala, 20 lang, tsaka mangkukulam. At hindi ko alam, ito palang babae nito ay taga Jensen. At siya pala may-ari po yung kanilang magulang, may-ari pala ng 700 na mga bangkang malalaki na nanguhuli ng isda. Ang isda ay yan yung tuna. Say amen. At dumating po na kailangan ako ng pera sa church ng Quezon City, at itong babae nito nag-alok, sige, kung magkano kailangan mo dyan, issue ang kita ng cheque. 120 inisyo eh. Sabi yung 100, pahiram ko sa inyo, kung kailan nyo gustong bayaran, bayaran nyo. At yung 20,000, sa inyo na lang mag-asawa. Amen? Palakpak natin si Lord. Amen? Kaya yung vision, nagmamanifest. Meron tinatawag na manifestation. Hindi tayo pumapayag na ito'y nakikita lang, gusto ni Lord, ito po ay meron pong appearance. At alam niyo ba, pag ang Diyos ay nag-appear, alam niyo may gagawin ang Diyos sa buhay natin. Maging sa Bible, maging si Abraham in Genesis 15, when God appeared in vision to Abraham, ang sabi niya, fear not, huwag kang matakot. I am thy shield and I will be thy great reward. Pagpapalain kita ng naparaming reward. Say amen. Kaya sa pagkapatayo ng church, talagang hindi tayo dapat matakot. Amen? Sapagkat ang Diyos ang siyang magbibigay niyan. Say hallelujah. At ang gagawin lang natin, Lord, gamitin mo kami na daanan ng pagkapala. Say amen? Diba yung pong asawa ng propeta sa Bible, maraming utang. Ang sabi niya, sige, kumuha ka ng botelya. Yung bottle na walang laman. Iyan po ay simbolo ng mga tao na wala pang pera sa bulsa. Amen? Say mo, amen. Na empty. At habang sinasalinan ng langis, lahat ng botelya na ito, habang merong botelyang bakante, napuno ito ng anointing, napuno ito ng oil. At yan po ang gagawin sa atin ni Lord. Tayo po yung mga bakanting botelya na yon, bubuhusan ng anointing ng millions of blessings. Anointing na ito para lahat tayo ay blessed na blessed. Say amen! At sabi pa rito, I will cause wonders in heaven above and sign on earth, blood and fire and cloud smoke. Sa pagbaba ng banal na espiritu, ang sabi nito, magkakaroon po ng catastrophic manifestation. Merong blood, fire, clouds of smoke. The sun will become dark and the moon will turn to blood before the great and the glorious day of the Lord arrives. Bago daw po dumating ang dakilang pagbabalik ni Jesus, ay lahat po ito magmamanifest. Say amen. And those who call upon the name of the Lord shall be saved. At lahat ng tatawag, there will be a redemptive manifestation. Lahat ng tatawag kay Jesus ay maliligtas. Say amen. Sabi mo, hallelujah. Kaya kapag meron pong move ang Holy Spirit, at ang Holy Spirit po ang administrator ng gawa ng ating Panginoon. In Acts chapter 2, verse 2 and 4,
Nung sila po ay napuspos ng Holy Spirit, suddenly there was a sound of heaven like a roaring of mighty windstorm. Meron pong manifestation ng roaring mighty windstorm. Parang ipo-ipo po nung sila po ay nasa second floor. It filled the house where they were sitting. Then what looked like a flames, meron pong apoy, or tongues of fire appeared. Meron pong nag-a-appear. Kaya there will be a manifestation, may appearance. Say amen. Sabi mo, amen. Sino gusto yung blessing sila mag-appear na? Sabi mo, now na. Sapagkat pag-edad natin, hindi natin pakikinabangan yon. Amen? Baka papirmahin na lang kayo ng anak nyo na lahat ng kayamanan nyo amin na. Say amen. Kaya ang prayer natin hanggang tumanda tayo, yung isip natin, ang puso natin ay ingatan ng Diyos. Say amen? Sapagkat minsan may nakita tayo nung tayo nagpunta sa Zamboanga, eh meron pong mga milyonaryo, millions, eh hindi na makapag-decide sa kanila sapagkat wala na sila sa isip. Pero ang mga anak ng Diyos, in Psalm 92, habang tumatanda, lalong nagiging mabunga. Amen. Say amen. And flames and tongues appeared and settled on each of them, and everyone was filled with the Holy Spirit and began to speak with the new tongues. Nung sila po ay napuspos ng Holy Spirit, sila po ay, nag-speaking in tongues. Kaya yan po lagi natin sinasabi, if you want to be filled with the Holy Ghost, if you want to speak in the new tongues, you must be filled with the Holy Ghost. Kaya hindi tayo tumitigil kapag mayroong isang born again, kapag hindi pa nag-i-speak in tongues, hindi tayo papayag na hindi sila mabaptize. Iyan po ay mga manifestation ng pagdating ng Holy Spirit. Iba po ay spiritual, iba po ay mga redemptive, iba po ay catastrophic. Pero praise God, dito po sa Acts chapter 4, hindi po natatapos po sa dreams. Hindi po natatapos sa vision. Hindi po natatapos sa speaking in tongues. Kundi ang sabi ng banal na kasulatan, nung nalalangin po sila, sabi nila, now Lord, enable us to preach your word with great boldness. Dito po ay may tatlong bagay pa nung isa chapter 4 na meron pang manifestation na minsan ito po ay hindi natin inaangkin. We do vision, dreams, pero yung boldness to preach the word, sapagkat iyan po ang ating pong tinatawag na mission natin sa world na ito, to preach the gospel to all nations. Ito pong natawag na great boldness. Ibig sabihin yan, wala kang takot ipangaral ang salita ng Diyos, wala kang takot manalangin, wala kang takot na sabihin ang salita ng Diyos, great boldness, daring faith. Ibig sabihin yan, lahat na ipapanalangin mo, lahat na ididiklara mo, lahat ng ipipreach mo, may mangyayari. Say amen. Sabi mo, amen. Kaya sabi po ng 1 Corinthians 2, 4, and 5, my speech and my preaching was not with the enticing word of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit. Meron tinatawag na demonstration. Kaya kapag nanalangin ka, kaya si Elijah sa James chapter 4, verse 17, 5:17, nung nanalangin siyang wag umulan, hindi umulan ng 3.5. Nung sinabi niya, sa hari, walang hamog, walang ulan, na darating hanggang hindi sinasabi ng bibig ko. Kaya kapag tayo po'y nagsasalita, praise God, itong year na ito, ang pagapala, ang rumaragasang pagapala ay mangyayari sa buhay ko ngayon. Now na, mangyayari yan. Sabihin mo sa katulad mo, ang overflowing blessings ay dumarating na sa akin ngayon na. Manifest! Sabi mo, manifest. In Jesus' name. Kaya tingnan niyo po, sa deliverance, kapag mayroong manifestation po na mga sintomas ng sakit, magmamanifest po yung sakit na yun.
Kapag mayroong manifestation ng duwende, impacto ang lahat ng masamang espiritu, yung buhay ng tao nagiging miserable. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos ang nagmanifest, kapag ang Holy Spirit ang dumalaw, kaya napakahalaga po sa mga anak ng Diyos, Holy Spirit, fill me again. Fill me again, O Lord, now. At alam niyo po ba, demonstration of the Spirit and power, so that your patience is not in the wisdom of man, but in the power of God. Kaya po ang mga apostles po noon, nagkaroon po sila ng great boldness sa magitan po ng kanilang mga bibig, lumalabas ang kapangyarihan ng Panginoon. E paano ba i-activate yung great boldness na yan? Una, we must preach salvation, we must preach the gospel sa lahat ng ating mga kaibigan, sapagkat hindi sila maliligtas kapag wala pong preaching of the gospel. Kaya sabi ng Romans 1:16, I am not ashamed to preach the gospel, for it is the power of God to save those people who believe. Kaya we need to preach the word. Kaya po, tayo po mga anak ng Diyos, lagi tayo magpapapaspos, Lord, sino ba ang sisyerang ko ngayon? Sino ba ipadadala mo sa akin ngayon? Lord, anoint me to preach your word in Jesus' name. Say amen. Sabi mo, hallelujah. At hindi lang not only to preach, but also to declare a thing and to pray. Kaya sabi po ng Revelation 1 and 5 and 6 na unto him that loved us and washed us from our sins on his blood had made us kings and priests. Ginawa tayong mga saserdote at mga hari. Say amen. Say mo hallelujah. Kaya kapag sinabi mo ako ay magiging multimillionaire, mangyayari yan. Amen. Sa mo, amen. Aharap ka sa salamin, I am a multimillionaire, son and daughter of God in Jesus' name. Ako'y makapagbibigay kay Lord ng 1 million in Jesus' name and more than that. Say amen. Eh, sabi ko nga, yung babae pong ginamit ni Lord, sabi niya, 1 million pa to. Alam niya, mamaya, after 2 weeks, tumatawag sa akin. Sabi niya, Pastor, magta-tithes po ako. Ano kaka'y tithes mo? Abundance of blessings ba yan? Hindi po, great abundance of blessings. Say amen. Noong nakita kami sa Texas, sa Makati, inulit ko lang to kasi nga, ito po ay kailangang mailagay sa ating isip at puso. Walang imposible sa Panginoon. Noong nagpatayo po tayo ng church, wala naman tayong pondo, but praise God, natayo in 1 year, na ang Diyos ang nagpadala ng milyones. Say amen. At gagamitin tayo ni Lord para iyan po'y mangyari. Alam niyo po ba, sabi niya, nung kami nagkita, praise God, binigay po ang una 500, una, sumunod 500 and 160, 1.160 million in cash binigay po doon sa restaurant. Say amen. Puro 1,000 po yun. Say amen. Nakasupot lang. At kaya palakas, kasi hindi pala pwede sa banko yan, yung malalaking ano. Kaya pala sabi mo, in cash. Kasi kapag nilagay sa banko mo yan, tatanungin ka pa ng banko. Sabihin sa'yo, saan ka muna ng pera? Galing ba sa drugs yan? Minsan, yung mga banko na yan, kapag wala kang pera, hindi ka pinapansin. Pag dumami yung pera, saan galing yan? Pati sila nakikialam sa pagpapala ng mga anak ng Diyos. Pero praise God, hindi nila mapipigilan ang pagpapala ng mga anak ng Diyos. Say amen? Say mo hallelujah. Kaya there is power in our declaration. Kapag tayo nanalangin, ang Diyos ay sasagot. At kapag nagdideklara ka, pag sinabi mo, akin yon, mangyayari yon, sinabi mo, I am rich, I will become very wealthy. Praise God. Sabi po ng Job 22 verse 28, thou shall decree a thing, it shall be established unto thee. Kapag ikaw ay nagdeklara na isang bagay, mangyayari yon. Bakit? God made us kings and priests. Say hallelujah. Amen. Sapagkat sabi po ng Bible, Proverbs 18:21, the tongue has power of life and death.
And those who love it will eat its fruit. Kaya pag dinideklar mo, ako'y walang sakit, ako'y magaling. There is no cancer in my body in Jesus' name. Sabi ng mga doktor, lahat ng tao may cancer. Natutulog lang yung cancer. Kaya huwag mong gigisingin. Amen. Pero noon yon, pag ikaw ay na-born again, lahat ng cancer cells, the spirit of death, inalis sa iyong katawan. At nilagyan niya ng royal blood, the blood of Jesus. Say amen. Say mo hallelujah. Kaya kailangan yung salita ng Diyos, iyan po ilagay natin sa isip natin, sapagkat minsan we become slave or tayo po'y pinaparalyze ng mga sinasabi ng mga doktor. Pero walang imposible sa Lord kapag sinalita mo, sabi nga ng Bible, Numbers 14:28, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Lahat ng sinasalita mo, iyan ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Sabi nga natin lahat, I am rich, I am blessed, I am anointed, I have long satisfied life in Jesus' name. Say amen. Kaya taas nga ang dalawang kamay. And after this, you pray. Speak with a new tongue. Psalm 118 verse 25. Save now, I beseech thee, O Lord. O Lord, I beseech thee, send now prosperity in Jesus' name. Sige, let us declare it. Send deliverance, send prosperity to my family, to my business, to my life, to my bank account, now in Jesus' name. Sige, declare it. Manifest that prosperity in your life, to your family, in the name of Jesus. Oh, shakarabababayandalalahayam. Send now prosperity in the name of Jesus. Amen. Sa mo, hallelujah. Dati po, kapag meron kaming young people, dinideklara namin at the age of 30 years old, they will become millionaire. Say amen. Kaya bago mag-30, may trabaho, nagkakaroon ng bahay, nagkakaroon ng sasakyan. Pero hindi naman lahat po ng mga bataan ganun, ay nagkakaganon, kundi kapag tinanggap nila yung deklarasyon ng mga man of God, mangyayari yan. Amen? When I was in Singapore, ang tanda na nun, 30 years old, habang ako po yung nag-worship, sabi ni Lord, gawin mo ng 25 years old. Kaya pagbalik ko sa Bulacan, sabi ko, ngayon, at the age of 25 years old, lahat ng ating kabataan magiging multimillionaire in Jesus' name. Taas ka ang kamay ng mga before 25. Wala na bang before 25 dito? Yung above 25, eh tingnan nyo po, pag above 25, mangyayari po, nagiging millionaire po tayo. Amen? Eh paano, Pastor, yung above 25, multimillionaire. Amen. Say amen! At ang pangalawa pong manifestation, great power. Kaya hindi lang po tayo bibigyan ng Diyos power to preach, power to declare, and power to pray, but also power, great power, ang tawag po dito ay mega dunamis. Kaya nung sila po ay nangaral ang salita ng Diyos, di ba sa Acts chapter 3, yung pong sa beautiful gate, yung lumpo, pinagaling. Sabi niya, silver and gold have none, but such I have, give I thee, in the name of Jesus, rise up and walk. Pero alam niyo ba, pagdating po sa Acts chapter 4, verse 33, with great power, sabi niya, now Lord, with great power gave the apostle witness of the resurrection of the Lord. Kaya po, hindi lang po dunamis power, but also great, mega dunamis. Ibig sabihin yan, na in-accelerate ng Diyos yung kapangyarihan. Sabi mo sa kanila, makita ka pa lang ng may sakit. Ang may sakit ay gagaling. Pag hinawakan mo ng kamay, gagaling siya. Amen? Makita ka lang ng mga demonyo, yung demonyo aalis na. Say amen. Diba nung panahon ni Jesus,
nung nagsalubong yung mata ni Jesus, yung mata ng maker ga, ay bumulagta kaagad yung maker ga. Sa huling panahon nito, ang mga anak ng Diyos ay talagang i-empower ng Holy Spirit. Na dati, ikaw ang dinidiskargahan, ngayon, ikaw na ang magdidiskarga. Amen. Ikaw na ang gagamitin ng Diyos to heal the sick and to cast out demons, sapagkat sabi nga ng Bible, John 14 verse 12, verily I send to you, he that believeth on me, the work that I do, he do also, and greater work than this shall he do, because I go to my Father. At ano po ang nangyari dito? Acts chapter 5 verse 12 to 16, sila Peter, pag nagdeklara, gumagaling. Pero dumating sa punto nito because of the mega dunamis. Yung umaapaw na kapangyarihan sa loob ng kanilang katawan, sa kanilang body, praise God, sabi po ng Acts chapter 5, 12 to 16, that at least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them, sa verse 15 and 16. There came also a multitude out of the city around unto Jerusalem, bringing sick pox. Them were vexed and unclean spirit, they were healed, everyone. Ang sabi ng banal na kasulatan, dahil po sa anointing, pati anino, na madaanan, na mga, yung mga may sakit madaanan, pinagagaling ng Diyos, anumang sakit, pati inaalihan ng demonyo, hindi pa nagkakast out, lumala, pati yung anino nagkakast out. Amen? Sa mo, amen. Sa mo, hallelujah. Kaya huwag kang magtaka, pag minsan may katabi ka, biglang sumusuka. Ibig sabihin niya, may anointing ka. Amen? Sa mo, amen. Naalala ko pa si Bishop Ted, di ba? Makita lang yung mukha ni Bishop Ted, sumusuka na. Si amen. At minsan, mayroon bumibili po ng mga tawag doon, ng mga, yung ano ni Bishop Ted, yung deliverance book. Eh, pag binuklat yung deliverance book, nakita yung mukha ni Bishop Ted, nasusuka na kagad. Anointed. Amen. At nung nandun pa tayo sa tapat ng playboy, nasa gate pa lang sila, sumusuka na sila. Nandun po yung manifestation ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya, yung mga disipulo na nalangin for more. At yung more na ito, ay merong great manifestation of God's power. Na praise God, kapag napupuspos ka ng Holy Spirit, isipin nyo, pati yung anino ni Peter ay nagpapagaling. Kaya pag tayo po ipuspos ng Holy Spirit, pati anino mo, pati buto mo, anointed yan, amen? Say amen. Na walang sakit, makakapasok sa iyong katawan, sapagkat yung katawan mo ay templo ng Diyos, anointed by the Holy Spirit. Say amen. Sabihin natin lahat, I am anointed with the Holy Spirit and power in Jesus' name. Kaya maging si Elisha, di ba, nung mayroong patay na bumagsak sa kanyang buto na buhay. Kaya sa huling panahon nito, even cancer shall bow in the name of Jesus. Kaya huwag tayong papayag, kaya pag minaramdaman ka agad, pag minaramdaman kayo, magpapapray ka agad kayo. Huwag kayong magtatago, huwag kayong mahiya. Amen? Kapag malala na, tsaka yung mag-show up sa pastor, pastor, pag-pray mo ko, malala na. Nakapagpa-opera na, nakapaganto na. Bago kayo magpa-opera, minsan si Satanas lang yan. Minsan, jablo lang yan. Huwag tayong magtatago sapagkat harapin natin ang problema. Magpa-pray tayo sa mga man of God. Say amen. Sa mo, hallelujah. Sapagkat sabi nga ng Acts, Ephesians 1:19, what exceeding greatness of power for us to believe. Sa lahat ng sumampalataya, God has given us exceeding greatness of power. Hindi lang po sa mga apostles yan. Sa lahat ng believer. Say amen. Sa mo, hallelujah. Kapag iyan ay tinayuan natin by faith, eh tingnan nyo nga yung mga albularyo spiritista. They believe sa kanilang sinasampalatayanan. Matatanda na, nagpapagaling pa. Gumaling ka. Sipin mo, matanda na yon. Tinatayuan nila yung kapangyarihan ng kanilang tinatawagan na nasa kanila. How much more tayong mga Kristiyano, si Jesus ay buhay. At ang Holy Spirit ay nananahan sa atin, the dunamis power dwelleth in you.
Kaya kapag iyan ay nag-pray ka, kapag diniklara mo, kapag ikaw ay nag-aral, mangyayari yan. Ang kapangyarihan ng Diyos darating sa iyo. Say amen. Say mo amen. At nagpatotoo si Brother Boyet nakaraan lang, nagpa-pray. Kilala niyo ba yan? Nasa Canada yon eh. Canada ba yan? Okay. At siya po ina hospital, nahirapang huminga, at nakita ro yung kanyang puso, may tatlong bara. At pinag-pray natin for God's glory. At kaya nung siya nasa hospital, meron siya na si Eran, dalawang may sakit din sa puso, nakaabang sa operasyon. At pinamili na siya, o operahan ba, bibiyakin ng puso, or lalagyan ng balloon, ano. Eh, yung dalawang na si Eran niya, ay tinanggap si Jesus, umalis lang siya sandali, at ang sabi sa kanya, pwede ka nang lumabas. Hindi ka na operahan, gamot lang ang inumin mo para ikaw ay magaling na. Say amen. Nung siya po ay nag-share ng gospel, nag-preach po siya, praise God, nagdeklara siya ng prayer, praise God. Sabi nga, he that represses others shall be repressed. At tuwang-tuwa siya sapagkat sabi nga ng doktor, siya ay bibiyakin yung kanyang dibdib at operahan ng puso. Pero hindi na po, dahil siya po ay pinagaling na ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen. God is great sapagkat ang nangako sa atin ay great God. Makapangyarihan po siya. Say amen. Kaya sa ating pong karanasan, marami po tayong mga may cancer na pinagaling ni Lord na dapat ay mamamatay na, pero pag pinag-pray, nakikita si Jesus, pinagagaling sila ng Panginoon. God will do great signs and wonders and miracles in our days today. Say amen. At ang huli, at dito tayo magtatapos, last grace. Tama, grace tong number 5. Great grace. Ang sabi nito, with great power and great grace was upon them all. Sabi mo, para sa lahat. Sa ibang sa translation sa Tagalog, ibinuos ng Diyos ang napakalaking pagpapala sa lahat. Sabi mo, walang ititira. Sino po yung lahat na yon? Taas ka ang kamay ng lahat. Lahat ng bubuhusan ng pagpapala ng Panginoon. Taas ang kamay. Say amen. Great grace was upon them all, and at sa atin po ay talagang pag sinabing great times a million, talagang ibubuhos ng Diyos ang million sa buhay natin. Amen? Sino nakahawak na ng million dito? Yung cash. Sino po gusto makahawak? Taas yung kamay nyo, gusto nyo. Sino mo, mangyayari in Jesus' name. Say amen. Kaya ang promise po sa atin, not only grace, di ba sabi ni Jesus, John 1:16, dito po una nagpakilala si Lord nung sa John 1:16, that in the fullness of God's grace, we all receive, tinanggap na natin ang pagpapalang sunod-sunod. Sino gusto ang pagpapalang sunod-sunod? Sa mo, tuloy-tuloy. Hindi nang aking sita 30, sabi mo, tuloy-tuloy, araw-araw. Say hallelujah! Nung nakuha ko po yung verse na ito, ay dinideklara ko lahat. Sabi ko, abundance of blessings come to me now in Jesus' name. At ako po'y gumawa pa ng isang simbolo. Meron po akong punong nara. Itinanim ko sa lupain. Sabi ko, ikaw ang simbolo ng abundance of blessings. Tinanim ko po yon. Nara po siya. Ang tawag ko sa kanyang puno ay avalanche tree of blessings. Amen. At nung ako'y nagpatayo, pinagpatayo tayo ng church, hindi na makausad yung church sapagkat baka mamatay pa yung puno na tinanim ko. Kaya hanggang doon na lang siya. Kaya may puno sa harapan yon. Yun po ay simbolo ng avalanche tree of blessings. Say amen. At mula noon, kapag dinideklara po natin yung avalanche, ay talagang nagmamanifest po ito.
At ang abalance po, there is a purpose. Kapag ito'y gagamitin sa misyon, pagpapatayo ng templo, praise God, magmamanifest po lahat yan. Say amen. Sa mga hallelujah. Kaya wag daw nating kalilimutan na ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala sa ating buhay. Tingnan po sa Deuteronomy 8:12-14 bago tayo manalangin. Posible ba na tayo pong lahat ay maging multimillionaire? Sino po naniniwalang posible maging multimillionaire ka? Sabi mo, ito lang hanap buhay ko eh. Walang posible kay Lord. Sapagkat iba yung pagpapala natin, ang pagpapala natin galing sa langit. Say amen. Tingnan niyo po sa Deuteronomy 8:12-14. When you become full and prosperous, have built fine homes to live in. Kapag kayo po ay nakakaranas na ng punong-puno ng pagpapala at kasaganaan at nakatira na kayo sa magagandang bahay, when your flocks and herd become very large, and your silver and gold have multiplied along with everything else, be careful. Do not become proud. Huwag ganun kayong magmataas at that time. And forget the Lord. Huwag niyong kalilimutan si Lord who rescued you from the slavery of the land. Kapag tayo po ay pinagpala, huwag niyong kalilimutan ibigay yung tithes niyo sa Panginoon. Say amen. Eh, yun niya po nagbigay sa akin ng tithes uni. Hindi nakatulog ng gabi. Kasi una, nagbigay po siya ng first fruit, 150,000. Pastor, I will give you a first fruit, 150,000. Sabi ko, thank God, amen. Pinuntahan ko sa bundok, kasi sa bundok, lagi tinatawag ko lahat ng kayamanan sa kabundukan, some 50, aking kayo, in Jesus' name, amen. Kaya pagpupunta kayo sa dagat, tsaka sa bundok, lahat yun mana natin, the earth is our inheritance. Kaya lang nakatago lahat yung kayamanan na yan, hindi natin makukuha yan, hindi na tayo maghihirap sa magitan ng pagbubungkal dyan. Ang tagawin nyo na lang, kukuman nyo na lang yung blessing, lahat ng mana ko sa kabundukan na ito. Wari, pumunta kayo sa Tagaytay, sa Baguio City, come to me now, in Jesus' name. At pupunta kayo sa dagat, wag lang kayong swimming ng swimming doon. Pagpiprin nyo muna yung dagat, amen? Sapagkat may mga siren at syokoy doon na nagbabantay ng mga kayamanan natin. Kailangan tanggalin sila at ikuban mo, blessing from the north, east, and south, riches of all nations, Isaiah 60 verse 5, riches of all nations and wealth of the sea, come unto me now in Jesus' name. At magmamadali po yon, darating sa atin yon. Amen? Sa mo, amen. Taas ang dalawang kamay. Sabi mo, wealth of the sea, riches of all nations, come unto me now. Pag kayo magdideklara, sasabayan nyo ng speaking tongues. Yes, amen. I-practice natin yan. Say hallelujah. Ito pa, magbibigay po ko ng verse. Ano? Una, ang pagpapala talaga ay galing sa Panginoon through Jesus Christ. At sabi po ng Psalm 44 verse 3, paano mapupunta sa atin yan kapag may pabor ang Diyos? Sabi mo, God's favor. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, lahat ng possession, lupain, natanggap, not because of our hand or our arm, but because thou hast favor unto us. May pabor. Say amen. Sabi mo, hallelujah. Okay. Ito pa ang verse. Paano ba darating sa atin yung blessings na yan? Proverbs 13:22. Sige tayong lahat dito mayo na. Magmamadali na tayo. Amen. Sino gusto po na nagmamadali ng tanggapin? Sabi mo, now na. Walang imposible sa Lord. Say amen. Kung ang ating bishop nangarap, nanalangin na magkaroon siya ng sasakyan, kinukumpisal niya, magkakaroon siya ng Land Cruiser. Pero pag-iisip mo, paano mangyayari yon? Pero nangyari. At nakikisakay pa tayo. Amen? Sabi ng Proverbs 13, una, kapag gusto mo matanggap ang pagpapala na yan, you need to be filled with the Holy Spirit. Sapagkat habang napupuspos ka ng Holy Spirit, ina-accelerate ng Diyos ang manifestation ng gawa ng Holy Spirit.
Hindi ka lang hihinto sa speaking tongue, God will manifest great power, great vision, great boldness, and great grace upon them all. Say amen. At kapag meron kang pabor mula sa Diyos, galing sa ating Panginoon, John 1:16, pangatlo, sabi po, there will be a transfer of wealth, Proverbs 13:22. Basahin muna natin. A good man leaves inheritance to his children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Ang sabi po ng banal na kasulatan, the sinner's wealth possessed to the godly. Yung pong kayamanan ng mga sinners, praise God, ay para ibibigay sa atin yun. Kaya huwag ka na maingit sa mga sinners sa kapitbahay mo. Amen? Ba't hindi sila umattend ng Linggo? Kasi nga, sila po ay talagang busy-busy sa pagkuha ng kayamanan, ibibigay lang sa iyo. Kaya kapag nasa subdivision ka, lahat ng kayamanan ng mga sinners dito, sabi mo, come to me now. Pagpupunta ka sa mga hotel, may mga kasino doon. Nakikinig mga nagka-kasino. Lahat ng kayamanan ng mga sinners na sinusugal lang, in the name of Jesus, come to me now in Jesus' name. There will be a transfer of wealth. Isa pang verse, ang sabi po ng Ecclesiastes 2:26, ibaho ang pagkuha natin ng kayamanan. Kasi yung Akisita 30, pangkain lang natin yon. Amen? Sabi mo, amen. Pero ang pagkapala mula sa Diyos, abalance of blessings, mabibigla ka. Sapagkat yung ibig sabihin ng abalance, bigla yan darating sa iyo. At huwag mong kalilimutan ang tithes mo. Amen? Sabi mo, amen. Yung nagbigay ng 150, hindi nakatulog po ng 3 araw. Sapagkat may pinabibigay ang Diyos sa kanya, sabi niya, Pastor, hindi ako nakakatulog. Magkano ba kailangan sa building mo? Sabi ko, 1,000,000 pa ho. O sige, makita tayo. I will give you 500,000 muna. Alam niyo po ba, nung binigay niya yung 500,000, nabunutan siya ng tinik. Marami siyang milyon na pera, pero alam niyo ba, nalungkot siya. Hindi niya ma-express yung kaligayahan kahit may pera siya. Bakit? Hindi niya sinusunod ang sinasabi ng Panginoon. Pero nung binigay niya yung 500,000, ang patotoo niya, parang nabunutan siya ng tinik. Bigla siyang nagkaroon ng kaligayahan, na-enjoy niya ang pagpala mula sa Panginoon. Kaya tayo, kapag tayo pinagpala, huwag niyo pong i-hoard. Kailangang ibigay niyo kaagad. Say amen. Sabi mo, now na. Ecclesiastes 2:26. Last verse. God give wisdom and knowledge and joy to those who please Him. Binibigyan ng Diyos ng karunungan, kaalaman at ang kagalakan ng mga naluluwalhati who pleases Him. Nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. But if a sinners become wealthy, kapag yung mga sinners, mga lahat ng klase ng sinners yan, ano pa man yung kanyang katayuan sa buhay, God takes the wealth away, kukunin ng Diyos yung kayamanan na yan, and give to those who please Him. Ibibigay sa mga taga-JCTD na nagbibigay kaluwalhatian sa pangalan ni Lord. Say amen. Sino kaya yon? Sabihin mo sa dalawang katabi mo, ako yon. Say amen. Without faith, it is impossible to please God. Ang kinalulugdan ng Diyos, yung mga tao naglilingkod sa Diyos, sumasampalataya sa Lord, at patuloy nagbibigay kaluwalhatian sa pangalan ni Lord. Ano ang sabi ni Lord? Kukunin niya yung kayamanan at ibibigay sa mga kinalulugdan niya. Mga magulang kapatid, ito na ang panahon. Sabi ng mga disiplo, now na Lord, now. Now Lord. At alam niyo po ba, sa kalagitnaan nila, bumuos ang Espiritu Santo na yanig yung lugar. At praise God, at bumuhos ang pagkapala sa lahat. Yayanagin pa ng Diyos minsan pa ang langit at ang lupa, ang kabundukan at ang disyerto. At ang desire ng puso ng tao ay yung kayamanan dalin sa templo ng ating Panginoon. Say amen. At ang templo na yan, physical, spiritual, we are the temple of the Holy Spirit.
Lift your hands to the Lord. Hallelujah. Yung name of Jesus. Sige, magpe-pray po tayo. Let's speak with a new tongue. Sikarabababa shakalabarababa yanda. Yes, hindi lang po sila nagkaroon ng vision, speaking in tongues. Nung God accelerate that anointing, God give them great grace upon them all, great power and great boldness to preach, to share, to pray, to declare, and to do signs and wonders and miracles. Kaya sa oras na ito, in the name of Jesus, surabashikarabababa yandalalayan. Yandarabababashikara, yes, lift your hands. When we ask the Holy Spirit now once again to stretch forth a hand, O Lord, to do signs and wonders and miracles, to enable us to preach your word in the name of Jesus. Let the anointing of the Holy Spirit be upon us right now in the name of Jesus. Sige, open your mouth right now. Speak with a new tongues right now. Yandarabababashikarabababa yandalalalahayan. Yes, at sa oras na ito, lahat po ng mga gustong maging multimillionaire to receive the great grace of God, the great abundance of blessing, you may come at the front. In the name of Jesus, surabashandalalahayan. In the name of, yes, in the name of the Lord. Sige, lahat ng mga gustong maranasan ito at gamitin ng Diyos in the last days to finance the gospel of the kingdom. In the name of Jesus Christ of Nazareth, pupuspusin ka ng Holy Spirit. Yes. Now, Lord. Now, Lord. Now, Lord. Hallelujah. Yes, open your mouth. Binuhos ng Diyos ang His Holy Spirit. And great grace was upon them all. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang biyaya, ang malaking pagkapala sa lahat ng napuspas ng Banal Espiritu. O karabas sa kayang dal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 
Sige, sabi ng Bible, kinalulugda ng Diyos ang mga may pananampalataya. Kapag ikaw'y nananampalataya, nagagamitin ka ng Diyos, tatanggap ka ng multi-millions. You may come forward now in the name of Jesus. Hallelujah. Yandar bababa shakala bababa. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Sa lahat ng pumunta sa harapan, oh Lord, asana ako faith. Yes, in the name of the Lord, let them receive the great avalanche of blessings now in the name of the Lord. Sige, open your mouth. Open your mouth wide. Speak with a new tongue. Yandara ba 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 sanda la 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 la. Yandara boso kalabara yanda la 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 la. Lord, in the name of Jesus. Oh Jesus, hallelujah. Once again,
portion of your blessings now in the name of the Lord. Yondorobos shakalabara yandalalahay. Receive it in the name of Jesus. Fire on you. Receive, yes, that great grace right now. Receive the great avalanche of blessings in the name of the Lord. Receive the great avalanche of blessings. Receive the great avalanche of blessing fire. Receive the great avalanche of blessing. Receive the great avalanche of blessing. Again, speak with a new tongue. Receive the great avalanche of blessings. Receive the great avalanche of blessings now. Receive the great avalanche of blessing. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Yes, receive it. Receive it. Receive the great avalanche of blessings now. Receive it. Receive it. Receive it right now. Receive in the name of Jesus. Receive it. Fire. In the name of Jesus, receive the great avalanche of blessing. Receive it. Yes, speak with a new tongue. Speak with a new tongue. Be filled with the Holy Ghost. Yes, be filled with the great avalanche of blessing. Great avalanche of blessing. The great avalanche of blessing. Great avalanche of blessing. Fire. Great avalanche of blessings. Great avalanche of blessings. Great avalanche of blessings. Great avalanche of blessings. Receive it. Receive it. In the name of Jesus, receive the great avalanche of blessing. Receive it now. Receive it in Jesus' name. Receive it. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Receive it in the name of the Lord. Receive it in Jesus' name. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it, receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Oh, Karababa Shandalahai. Receive it, receive it, receive it in Jesus' name. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive the great avalanche of blessing. Receive the great avalanche of blessing. Receive it in Jesus' name. Receive it. Receive. Receive it in Jesus' name. Receive it in the name of the Lord. Receive it in Jesus' name. Receive it. Receive it. Receive the great abundance of blessing. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Receive it in the name of the Lord. Receive it in Jesus' name. Oh, Karababa Santas, yes, speak with a new tongue. Receive the power of the Holy Ghost. Receive the power of the Holy Spirit, the abundance of blessing. Receive it in Jesus' name. Receive it in the name of the Lord. Receive it in Jesus' name. Oh, Karama, receive it in the name of the Lord. Receive the great abundance of blessings. So walang impossible, Lord, in Jesus' name. Receive the great abundance of blessings. Fire. Receive it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Receive the great abundance of blessing. Receive the great abundance of blessing. Receive it right now. Receive the great abundance of blessing. 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 Receive it right now. Receive it, the great abundance of blessing. Receive the great abundance of blessing. Receive it right now. Receive it right now. Receive it right now. In the name of Jesus. Oh, Rabba Shandalahai. Receive the great abundance of blessings now in the name of the Lord. Fire in the name of Jesus. Receive it in the name of the Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Okay, lahat na may sakit at karamdaman, come here. Sige. In the name of, let there be a great miracle power to flow in our midst in Jesus' name. Sige, lahat na may sakit at karamdaman na gustong gumaling right now, I command the great dunamis power of healing and deliverance will flow in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, Rabba Shandala, there is a miracle right now. Hallelujah. Yes, yung pong mga nag-receive ng great abundance of blessing, speak with a new tongue. Sabang kami nagpe-pray dito. Let the manifestation of God's power in your life will manifest in Jesus' name. Oh, Rabba Shandala Lahaya. Heavenly Father, lahat, O Lord, na gustong gumaling, O Lord, maranasan ang iyong kapangyarihan.
Let them receive, O Lord, the great dunamis power of healing and deliverance in the name of Jesus. As I lay my hands upon them, let them receive the complete healing, the complete deliverance, the complete power of the Holy Ghost. And we command all demonic spirit of sickness and disease, get rid of them in the name of Jesus, from the very root, from the very seed right now, in the name of Jesus. I command the healing power of the Lord in the name of Jesus. I command the healing power of the Lord, the miraculous healing of the Holy Spirit, the miraculous healing of the Holy Ghost, the miraculous healing of the Lord. Sige, in Jesus' name, the miraculous healing of the Holy Spirit, the miraculous healing of the Holy Spirit. No more sickness, no more disease to the people of God. Receive the miraculous power of the Lord, the miraculous healing. Yes, we rebuke every sickness and disease. I command your heal right now. I command your healing right now. I command your healing right now. I command your healing right now. All kinds of pain and every sickness and disease, get out right now. And I loose the healing power of the Lord. Receive your healing. Receive your healing. Yes, receive your healing. Receive your miraculous healing now. In the name of Jesus, receive your miraculous healing. Receive your miraculous healing. Receive your miraculous healing. In Jesus' name. May tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Uraba shikaraba bababayan dalalahaya. Heavenly Father, marami pong salamat, O Diyos. Nakita mo, Lord, lahat ng mga anak mo na willing na gamitin, O Lord, to become multimillionaire, to become a partner in building your temple, O Lord. Lord Jesus, we pray, O Lord, now manifest is in the name of Jesus that kind of anointing, that kind of blessings, the great abundance of blessing from heaven. And we command the wealth and the riches of the wicked of all nations to come forth to your people right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. And Lord Jesus, hayaan mo, Lord, yung magnificent temple because you are, our God is great. Hayaan mo, Lord, na ito po nasa tatlong taon. Yes, O Lord, walang imposible sa iyo. Ito pong paper auditorium ay may tayo in the name of Jesus. Yes, at pinadadala namin, Lord, ang milyong-milyong pagpapala, more than half billion pesos, O Lord, to come forth to our church, to come forth to your people, to come forth to us in the name of Jesus. Marami pong salamat at pagpalain mo, Lord, ang lahat ng iyong mga anak sa araw na ito at maranasan nila, Lord, ang pagpapala, the great abundance of blessing. Manifest, manifest, manifest now in Jesus' name. And as we pray, amen. Okay po, announcement po. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay. At marami na kayo ibibigay dahil magmamanifest yung tinatawag na great abundance of blessings to your life in Jesus' name. Kanino yun? Okay po, sa lahat po ng mga nagbibigay ng pledges natin, tuloy-tuloy lang po at ang Diyos ang patuloy magkakalob sa atin ng milyon-milyon. Amen. Hingi lagi tayo sa Ama. Laki-lakihan nyo hingi sa Ama. Ibababa yon sa inyong buhay. Say amen. Okay, tayo po yung mag-close sa prayer. Akanta ba kayo? Okay, tayo po yung mag-close sa prayer. Heavenly Father, marami pong salamat, O Diyos, sa aming pag-uwi. Hindi po natatapos po ang aming pong fellowship with the Holy Spirit. Hayaan mo sa aming tahanan, sasakyan, sa opisina. Yes, patuloy maranasan ang pagsama ng Banal na Espiritu sa aming lahat. In the name of Jesus, let the great abundance of blessings, great manifestation of your protection and good health, great manifestation of your power to share your word, manifest in our lives. At sa aming pag-uwi, balutan lahat ng dugo ni Jesus, makauwi naman yung lahat sa aming tahanan, dala-dala ang tagumpay. Thank you, Father God, in Jesus' name, and as we pray, amen and amen. God bless you po. Announcement po, SOL 1.